Mga kalingap, ang ating mapapanood ay ang kwento lamang ng isang 22 years old at 58 years old na si Tatay Ramon at Ate Mary Ann. Noong una ay napakasaya ng kanilang pagmamahal at hindi balakid ang edad. Pero sa rami ng nangyari, ito na ang bumungad. Ano? Matanda na nga daw po. Noong una po, sir, sabi niya po sa akin, mag-isip daw po ako, maghanap na lang daw po ako ng iba. Inaisip ko po, sir, minsan, baka iwanan niyo na lang ako. At kasi nga po, di ba, sir, ang mamatay, nadating na lang bigla sa tao na hindi. Hello po mga kalingap, magandang gabi po sa ating lahat at ayun, nandito kayo muli sa ating channel ng Video Scheme Official. So ayun mga kalingap, itong vlog na to, itong video to ay kung ano man nilalaman nito, kung sino man yung makakausap natin sa gabing to ay sana pakaintindihan po natin mabuti kung ano yung mga malalaman natin. At ito po ay regarding dito sa last vlog natin. Ayan, yung dalawang pamilya na dinala natin sa Pangasinan na tinulungan natin, no? Bago natin dalhin doon. And syempre, sobrang salamat sa family po ni Ma'am Grace. Ayan, maraming salamat po. So ito po mga kalingap, hindi ito sa pilitan. At marami nga nag-comment, marami nga nagbigay ng suggestion na huwag natin kausapin o huwag nang balikan or tulungan. And then yun, basta marami pa, no? Pero ito po mga kalingap, hindi ko po ito pinilit. Mismong siya po mga kalingap ang lumapit sa atin, nag-message sa atin. Gusto niyo daw po na magbigay linaw at ilinisin yung pangalan niya. So ayun mga kalingap, at nandito tayo sa Vincent's, no? Sa Vincent's po tayo dito sa highway. Hintayin po natin siya dito kasi yun po yung pinagkasunduan namin na lugar na aming pagkikita, no? Malayo po doon sa bundok kung saan ko po sila nakilala si Gumaus. So hintayin lang po natin mga kalingap, at basta kung ano man po yung nilalaman nito ay sana respetuhin po natin, at ayun, naging masaya lang tayo sa kung anong meron po. So tara po mga kalingap. Ayan po mga kalingap, si Ate Mary Ann. Ayan, kasama ko si Mrs. Ayan, Ate, kumusta? Ayos lang naman po, Kuya. Ayan, no? Alam mo bang napapanood mo, marami naghahanap sa'yo. Opo. Ayan po, kumusta po? Medyo nagpahig, Ate Mary Ann. Siya nga po, Kuya, nagkasakit po ay. At condolence nga pala dun sa tatay mo, no? Napuntahan ko yun nung nadong kayo nung sa Pangasinan. Tapos, ano po pala sakit ni papa mo po? Kanser po sa dugo. Pero nung pinuntahan natin, bago tayo umalis, hindi natin alam yun, no? Ano po, may nararamdaman. Matagal nang meron. May nararamdaman na po nun si papa, lagi daw po siyang nahihilo. Tapos po, ano, para daw siyang matumba. Yun na po pala, ano, yung cancer, may sakit na po dugo pala siya. Yung pumumputi po ang dugo niya. Hindi po siya nagbigay ng sinyalis na, no? Hindi man nagsabi. Hindi man po si Papa nasabi ng ano, pag may nagaramdaman siya, sinasarili niya. Tapos sinasabi niya lang po, ano, mataas daw ang dugo niya. So ito, Ate Mary Ann, no? Makaisipin kasi ng mga mga dating pinilit kita na magpa-interview. Ito, hindi ito sa pilitan, no? Ikaw po, ikaw ba yung lumapit, no? Oh, para ano po, mga kalingap, kasi baka marami nag-comment, diba te? Kaya purano din. So, ito te, bakit naandito ka pala sa Vincent's? Nagtatrabaho ka dito? Hindi po, Kuya Kim, kasi po, taga dito po, naya lang po yung bahay nung anak na kasama ko po. Iwalay na po kami nung dati kong kasama. Si Tatay Ramon? Opo, kasi po, ano, wala na naman po ang ginawa, magparayin sa kadya na po nagtatrabaho. So parang na ano din yung isip ni Tatay Ramon? Sinabihan ko po siya na, kasi po Kuya Kim, nung nasa Pangasinan po kami, okay siya, di siya nagiinom. Mula po nung umalis kami sa Pangasinan, magdating dito, wala na lang po siyang ginawa, magparaiinom. Tapos pag maawi po sa bahay, lasing, nagwawala. Parang nag-ano siya doon? Nag-rebel, di ba? Sa ano, kumbaga nang wala siya sa focus na. Kasi alam naman natin, Ate Mary Ann, si
Kaya toto, tatera mo, magka-close yan, ano, di ba? Pero ngayon po, magkagalit po sila dahil ano, nag-aaway din po si Kuya Toto saka yung asawa ko dun sa ano, sa Pangasinan. At yung pag ano po kasi Kuya Kim, pag nagpapakalilinis ako, ayoko po na nagkakalit yung mga anak nila, sinasabihan ko po. Pero yung asawa ko naman po, sinisigawan yung mga anak ni Kuya Toto. Nagagalit po si amin, Kuya Toto, sinabihan na tatagain. Kasi nung, paano ba nag-ugat yung issue na yun? Kasi nung pumunta ako, pangalawang punta pang Pangasinan, wala kayo dun eh. Opo. No? Ano daw po kasi? Nag-iba yung kwento. Paano po? Ang ano po ng Kuya Kim, parang binaliktad nila ako ni Kuya Toto. Siniraan po ako kay Ma'am Grace at kay Kuya Bong na ano po, nabalitaan ko lang po na makawi kami dito na sabi po ni Kuya Bong, hindi naman daw po talaga sila yung nagpaalis sa amin. Talagang po sila Kuya Toto daw po talaga nagpaalis sa amin. Kinausap daw si Kuya Bong saka si Ate Grace na pawin nyo na anyan doon sila meron, kami na lang anyan dito. Tapos yun po, parang naano man daw sila Kuya Bong at ano nga po, hindi rin kami magkasundo-sundo doon dalawa ni Ate Gina. At si Ate Gina po talaga Kuya Kim, ano, hindi po siya gumagawa ng gawaing bahay, asa po siya sa akin, lahat po sa akin. Tapos naano rin po ako kay Kuya Toto at alam niya naman pong pagod na ako ng kagagawa. Tapos yung asawa niya pa po, ulang ginawa, magpa-cellphone lang, nakahiga. Ako pa po yung uutusan niya magluto kahit alam niya ng pagod ako. Nagagalit po yung asawa ko, sinasabihan siya na asawa mo kanya, nakahiga pa cellphone, si Miran pa niyang utusan mo. Doon po sila nagkakagalit. Noong pa man talaga po, mga kalingap, na bago sila dumating pa sa Pangasinan, may mga talagang napapansin na noong kay Ate Gina. Kaya nga, nag-usap no, na si Ma'am Grace at yung kapatid niya, si Kuya Bo, na bigyan ng una yung bata. Kasi puro na lang karga ng karga. So, nakausap po kasi ito, eh, si Ma'am Grace ang gusto na sabihin. Si Ma'am Grace ang nagsabi sa akin na kapag may time o sabihin mo sa tao kung ano yung nangyari sa kanila, ito yung totoo, ganyan. Nagulat nga ako at nagulat din siya na ganun pala talaga yung naging ugali na ni Kuya Toto. Bigla-bigla, nagbago, nagulat ako eh. Pero kayo nung nasa Gumakas kayo, ilang buwan kayo magkakilala? Tagal po. Walang ganun. Sa Gumakas po Kuya Kim, okay po kami, magkakasundo kami. Wala man po kaming tampuhan na nagaganap. Pero mula po nung napunta kami sa Pangasinan, nag-iiba po yung ugali ni Kuya Toto. Tapos, para po, kala mo kung sino siya kung makauto sa akin. Akala mo po kung sino buro boss. Doon ako mas lalong na nasaktan din nung nabinulit sa akin ni Ma'am Grace na itong si Kuya Toto nga. Marami rin mga sinasabi sa akin. Hindi ko alam. Alam mo na yung kung sino nag-gasol doon. Yung minsan nakasama ko sa vlog. No? Si Kuya... Yung Alan. Kuya Alan? Oo, at nagkunwari pa na siya daw si Kuya Val Santos Matubang. Ngayon, inuuto si Kuya Toto na, Kuya Toto, simula nga, gagawin kitang vlogger. E di, parang masira niya ata ng ulo si Kuya Toto. Sinasabi niya na vlogger daw siya. Yun po mga kalingap, no? At ang sinasabi pa nga is, marami daw na kinulimbat akong pera sa vlog sa inyo. Ganyan. Alam niyo naman yun. Pinapakita ko naman yung sinasahod ko nun. Tapos, kung ano yung nabibigay ko, ganyan. Yun na nga, siya yung nag-doon. Kaya, no? At, kaya hindi ko na po inakasama mga kalingap, no? Sa mga nakapanood. Yun, kasama kong yun dati, ay maging sila Ate Mary Ann, mga dinala ko sa Pangasinan, maging yung binablog niya noon, ay binudol din niya. Inatangan din to sa Ate Mary Ann, di ba? Binayaran? Hindi po. Hanggang ngayon, di ba? Sinabi ko sa inyo. At kaya wala na yun sa amin sa bahay is nilakawan kami noon. Tapos nag-chat po yun sa akin po yung si Kuya Alan na sabi niya po sa akin na sinisiraan niyo daw po siya sa ano, yung sa ano tawag doon, yung sa ano niya, yung sa channel. Pero ako, kung gusto talaga ninyo ng pruweba, nagsasabi akong totoo, or tayong pumunta sa police station ng Tarisay, may blatter yan doon. Marami na siyang mescam. Simula nga po Kuya Kim nung nanghiram sa amin ng pera, nanghiram ng 700. Hindi na walang po sa amin ng ano. Walang-wala ka ng pera. Pero ang natira ko po ng pera siguro nasa 1,000 na lang. Pinahiram ko pa po siya dahil nakiusap nga po siya sa akin. Papadala mo pa sa yung pera na yun sa papa tapos mo. Tapos po, sinusumbatan niya po ako na ano. Basta niya, nung walang-walaan niya kayo, hindi niya namin kayo pinahindihan. Nagsabi po siya ng ganun. Kaya kinausap ko po yung asawa ko na
pahiramin natin si Kuya Alan ng pera. Nakakawa mo. At ipapanggamot daw po ng sabi, may papagamot daw po siyang anak. Ay ano, bata. Anak niya yata. Wala po yung anak. Sabi niya po ay may papagamot daw po siyang bata. Dapat kinusulta niya muna sa kanya. Pero ganun pa man, siguro yun yung nagsulsul doon. Tala kay Kuya Toto. No? At nakakagulat lang nga. Maraming napanood mo ate yung vlog ko nung nakaraan na, kasi marami na talaga eh, tagal lang ba na naghahanap sa inyo kung ano ba yung update, kung ano na bang nangyari. Unang-una malayo po yung Pangasinan, 17 hours yata hintay na biyahe dito hanggang doon. Ano po? 12 hours. At malayo pa rin, no? Kaya di natin agad mababalikan. Pero ito nga, dahil sa gustuhan nyo ng update, so yun na sinabi ko na, no, na isa sa mga tinulungan natin na yung sinaksak tayo patalikod, which is yun nga yung kinakwento natin kanina. Ang ano pati po Kuya Kim at si Kuya Toto po, pag binibilang po kami nila Kuya Bong ng mga grocery tulad po ng mga Lakime, mga sardinas, ang gawa po nila, kinukuha nila, tinatago sa kurto nila. Tapos, tinatago po ni Kuya Toto yung mga Lakime, tapos po pag maluto sila, makain sila, lalabas. Pero naging maganda na doon, diba? Yun nga ang pinagtataka namin lahat. Kasi alam nila, although maganda naman talaga Ate Maryhan yung pagtrato sa inyo, no? Pamilya ni Ma'am Grace. Ano pa nga yung mga binigay sa inyo na pang-negosyo, mga alaga? Marami naman po, mga bigas. Marami din po, mga kape, asukal, gatas. Weekly yan, te. Opo. Tapos may allowances pa. Tapos po ano, hindi ka nabigay po kagad si Ma'am Grace ng bigas, hindi po kami pinawawala. Kumpleto po siya pag ano, tapos pag alam niya pong napadala ako ng pera kay Papa at ano po, nagkasakit si Papa nung nagpadala po ako ng 1,520 na dala ko kay Papa. Sinasabi ko po kay Ate Grace, tapos ano man po, na ano man si Ate Grace, nasabi niya po na yung pinadala ko po kay Papa, uulian niya daw. Pero doon na nga po kami nagka-ano-ano nila Kuya Toto. Nung pinagkaisahan po nila na ano. Kaya pala po, nagtataka ako nung gabi niyon, bago kami umalis dun sa Pangasinan. Hindi po kami ni Kuya Bong pinasama dun sa kanila. Iniwan po kami dun mag-asawa. Tapos po nung pagbalik na, ano na, sinama na kami. Yun na nga po pinag-usap-usapan nila ni Kuya Toto. Si Kuya Toto daw po may pakanaan na pauwiin kami dito, hindi naman po si Kuya Bong. Kasi po, nung ano po, nakausap din po namin si Kuya Bong, nag-video call din po sa amin. Sinabi nga po sa amin ang totoo na gano'n. Sila Kuya Toto daw po nagpaalis sa amin, hindi daw po si Ma'am Grace. Tapos po, siniraan ako ni Kuya Toto kaila Kuya Bong, kay Ate Grace. Napaniwala naman po nila si ano, si Ate Grace. Tapos po, parang ako'y naging masama, sabi ko. Wala, lahat naman po ay ginawa ko sa kanila. Wala naman ako sa kanilang pinakitang hindi maganda. Tapos parang binabaliktad po kami ni Kuya Toto. Ano, totoong na nangyari. Pero yung kinwento ko po, Kuya Kim, kay Ma'am Grace na mula po nang dumating kami sa Pangasinan, may ginagawa po si Kuya Toto hindi maganda. Pag may nakikita po siyang mga ano, yung mga nagagala po, Kuya Kim, na manok, hinuhuli niya, tapos kinakate niya. Tapos po nung sabihin ko kay Ate Grace, nagalit po sa akin, nagagawa lang daw po ako ng kwento. Tapos tinawagan po ako ni Ate Grace sa si Kuya Toto, binidyo call po kami dalawa na kung sino daw sa amin yung nagsasabi ng totoo. Tapos pinapaniwalaan po ni Ate Grace si Kuya Toto. Ay, wala naman po ako magagawa. Mahalaga lang po, nasabi ko sa kanya yung totoo. Kung sakalik malamang si Ma'am Grace dito, kasi si nanay yung nanay ni Ma'am Grace, nanonood siya talaga dito. At nag-comment nga siya dun sa vlog kung nabasa mo. Anong gusto mong sabihin sa family ni Ma'am Grace? Kala nanay. Kumusta po kayo dyan, Ate Grace? Kuya Bong, na-miss po namin kayo. Salamat po sa lahat ng tulong niyo. Hindi ko po yun malilimutan. May ano pa kayo? May contact pa rin kayo? Nakaka-chat ko pa naman po si Ate Grace. Pero si Kuya Bong po hindi. Umuwi siya ngayon si Ma'am Grace. Umuwi siya. Ayun si Kuya Bong. Hindi ko na po nakikitang mag-online si Kuya Bong.
kasi busy na din siya. Mm-hmm. Yung mga naalisan niyo doon, mga alagang baka, meron ng baka na baboy. Meron na po nakikita ko sa ano ni Kuya. Ano pa yung kambing? Mm-hmm. Tapos may mga ano? Pato, manok. Ang rami. Tapos may kubo pa kayo dun, di ba? Maganda naman yung tayo nyo doon, di ba? Kaso nga lang. Ay, sinabi ko, Kuya Kim. Kaso gusto ko naman po kasi ni Ma'am Grace na paglayuin kami ng ano, magulo nga po doon. Mm-hmm. Hindi na po kami nagkakasundo sa doon. Kasi nga po, sila ko ituturo naman po yung may ano kasalanan. Mm-hmm. Laging ang tutusin, gusto nila, lagi silang tama. Ang tutusin, pa maraming mga tao ang kailangan ng tulong, mas higit pa sa atin, pero ito may pamilyang bumukas ang palad para tulungan kayo, no? Kaso wala nga, hindi nag-work, hindi lang kayo nag-isang taon dun. Hindi nga po, 3 months lang po kami dun, Kuya. Oo, 3 months lang. Tapos yun, pumunta na din ako doon para alamin nga kung ano ba yung ganito, ganyan. Kahit ako, nung nalaman ko yung sinabi ni Ma'am Grace, talagang ano ako, parang hindi ko mapakaramdaman kung ano naramdaman ko noon, na akala ko ito na, akala ko abutin tao o aruwat, pero nasa nalaman ko parang ano yun, nagkamali ako, mali ako ng hinasgahan na tao, yun ko, tawaran ako ng Diyos, pero na-judge ko kayo noon, Ate Mary Ann, sorry. Okay lang po yan. Pero ngayon, malinaw na sa akin yung lahat ng sinabi sa akin ni Ma'am Mary, ni Ma'am Grace, sinabi sa akin. Naglinaw na. Kaya maraming salamat, Ate Mary Ann, sa pag-interview, no? Pagkalapit mo sa amin, pa-interview pa. And kung maaari mo ba ikwento kung ilan pa kayo naghiwalay naman ni Tatay Ramon? Kasi po, ano, bago lang po kami, Kuya, kung naghiwalay, mag-iisang buwan pa lang po. Nasaan na po si Tatay Ramon? Naandun pa rin po sa bahay kasi po, ano po, nung pitsa 21 po ng December nung inuwanan ko po siya nung gabi. Uh-huh. Napaalam ko lang po sa kanya na ano, may lalakadin ako. Mm-hmm. Yun nga po, sumama na nga po ako dun sa ano. Mm-hmm. Tumusta naman po? Ayos naman po. Masipag naman po yung ano ko. Tapos, mabait naman po. So nga, itong si Tatay Ramon eh, wala nang tigil. Ano po, Kuya Kim, nag-ano rin po siya, nag-ano sa trabaho. Lagi na po siyang napapagod sa trabaho. Yung pag-uulan niya po, hindi niya na nakasikaso. Kaya may sakit sa Tatay Ramon? Hindi ko po alam, no. Kasi po ano siya, hinihingal. Nahihirapan po siya maghinga pag napapagod siya. Baka may ano, asma o kuya sa puso. Awan ko po nun. Pero nag-usap ba kayo na meron kayong adesenteng pag-uusap po na bago kayo maghiwalay? Wala naman po. Pero lagi niya po sa akin sinasabi na ano, kung gusto ko daw po siyang iwanan, iwanan ko daw po siya. Okay lang daw po sa kanya. Kasi naman po, Kuya Kim, hindi ko naman po siya iiwanan kung hindi siya nagagawa ng ikasisira namin. Wala po kasi siyang ginawa, magpara-iinom na lang na magpara-iinom. Mm. Tapos makawi po sa bahay kung anong oras na ng gabi. Nag-ano pa po, nagwawala pa. Pero hindi naman ganun dati. Si hindi po siya ganun sa Pangasinan po, hindi siya ganun. Nung nagkakilala tayo doon sa Gumaos, hindi naman po siya ganun. Hindi naman po, ganun lang po talaga siya nag-ano. Nag-ibang kilos niya. Baka... Pero kasama pa rin po niya si Kuya Toto. Minsan nagsama pa rin. Hindi na po sila nag-iingay. Simula noon? Simula po nung umalis kami sa Pangasinan hanggang po nagdating dito. Pag nagkakasalubong po sila, wala lang, nagtitinginan lang po. Hindi po sila nag-iingay kan. Kasi po yung dati si Kuya Toto, pinagpaplanuhan po nung natagain nga po yung asawa ko. Kailan po? Ay, yung ano? Nung nasa Pangasinan pa po kami. Dahil si Kuya Toto po, minuramura yung asawa ko na. Sabi daw po ay ano, huwag mo niyang sisigawan ng anak ko, hindi ikaw ang magpakain yan. Tatagain niya kita. Bakit nagka... Simula po noon, lagi sila nagkakaroon. Nakakalingap, no? Akala ko noon na parang na... Kasi dalawang nagkukuha sa inyo eh. Dalawang yung nag-aagawan, si Ma'am Grace, tapos si Reynaldo eh. Akala ko, nahahasa ko na po sila or kumbaga na ano ko na yung mga ugali nila, ganyan. Pero nagkamali pala ako noon. Na yun nga, nung kaabot kay Kuya Toto, eh,
mabuting tao, marami nakakaano eh. Pag nakakita natin, palangiti, no? Palangiti po sa ito, Kuya Toto. Masipag. Di ko alam kung bakit ganun yung nangyari at meron pang sinabi sa akin si Ma'am Grace patungkol kay Toto, pero dito sa vlog na to, ayaw ko na pong di ko na po sasabihin kasi medyo sensitive po yun at usaping ano yun eh, usaping legal, no? Hayaan na po natin kasi wala pa naman tayong ebidensya. So, yun lang yung sinabi sa akin. Alam ko rin naman po yung kuya. Opo, pero huwag na lang natin sasabihin. Alam ko rin. Yun ay binanggit ni Ate Gina o yung kanyang mismong asawa na ganun yung ginagawa ni Kuya Toto. Pero hindi na lang natin sasabihin dito. No. And yung anak mo po, nasaan? Nandun po Kuya Kim sa ano, sa biyanan ko po. Nandun rin. Ano po, minsan po napunta rin din yung ama mo. Nandun na. Pero kukunin ko din po yun, ano lang po. Iniwanan ko nga po yun dun sa dati kong asawa. At ano po, nung gabi nga yun. Pero hindi ko naman po iniiwanan kung alam ko wala sa magandang kalagayan. Pinakuha ko naman po talaga yung sabihan ng ako at wala pong magbabalikan. Kaya, sa maraming salamat Ate Marian sa pagka-paunlak dito sa interview, no? At ano yung gusto mong sabihin sa mga nanonood ate na ngayon ay naikwento mo na, nailahad mo na yung gusto mong sabihin o katotohanan sa nangyari sa inyo doon sa Pangasinan? Salamat po sa lahat ng nanonood. Sinabi ko lang po lahat ng dapat kong sabihin. Kasi po, matagal ko na po talaga si Kuya Kim gustong kausapin para po masabi ko yung mga gusto kong sabihin na mga di magandang nangyari sa Pangasinan. Yan lang po Kuya Kim. Kay Ma'am Grace, ano plano mo ngayon ate? Naghahanap ka ba ng work ngayon or ano? Naghahanap nga po kasi di pa ako pinapayagan ng kinakasama ko. At as long may trabaho naman siguro. May trabaho. Diyan po lang trabaho sa muli ha. Nag-aano po ng pala. So maraming salamat po ate sa pag Pero kaya kayo mapunta rin po kayo. Na-interview niya din po yung asawa ko dati. Ay, yun ano po, hindi po. Opo po. Hindi ko na po. Kasi ano, po kaya kayo, minaantay din po kayo ng si Tatay Ramon. Opo, naantay din po kayo ng mga nakaraan. At lagi nga po sa akin yun. Tingnan mo daan niya, Bibi, kung online niya si Kuya Kim. I-chat mo po na ano po kung Tatay Ramon. Napakabait yung ni Tatay Ramon, no? I-chat mo niya si Kuya Pero, Kim. Pero malay mo, sa mga kausap ko, comment down below kayo mga kalingap kung kung tama ba, no? Kung sakali makausap ko sa Tatay Ramon eh, mabago na yung cycle ng buhay niya, hindi na siya magpara-inom, no? Doon nga po siya yata. Kailangan niya lang talaga ate mong kausap. Doon po yata siya Kuya Kim na sasaman sa kainom, hinaano po siya, hinihingan. Tapos madalas daw pong sumakit ang dibdib niya. Doon po lagi ang hinaano sa akin. Pag ang sabihan ko naman po siya na itigil ang pag-iinom, di naman po maiwasan at mga nang-aakit po sa kanya. Mga sariling tao ko din. So, subukan ko ate na kausapin. Baka sakali mama, bigyan ko ng advice o kung anong pwede kong maitulong sa kanya para makapagsimula siya ulit. Pero, kung sakali mama, wala na talagang pagod ka na. Ano po Kuya Kim, pinagpapasinsyahan ko po siya. Ang tagal po ng panahon na pinagtiisan ko yung ginagawa niya. Minahal mo naman talaga ate. Mahal ko po talaga yung kuya. Minahal ko naman po talaga siya. Pinagtiisan ko pong ugali niya. Kasi po, laki po talaga ng pinagbago niya ngayon. Hindi na po siya yung dating nakilala ko na masipag sa trabaho. Ngayon po talaga wala siyang ginawa magpakainom. Tapos po sa loob ng isang linggo, natrabaho siya minsan, 2 beses na lang. Kami po, nababaon na kami sa kauutang. Tapos po, pag sinasabihan ko pa po siya, siya pa yung galit sa akin. Iwanan ko daw siya, kung di ko daw kayang tiis yung ugali niya, iwanan ko daw siya. Sumama na daw ako kung kanino ko gusto ng sumama. E di, share naman, sa kanya rin naman po nang galing. Ngayon to eh. Hindi ka ba niya nakakausap? Hindi na po. Pero hindi pa po kami Kuya Kim na punta sa bahay kasi nga po, baka po ganun nga.
na hindi pa daw po doon ang alis yung sabi ng kapatid ko. Pero mas mabuting yun te, para mas maano, no? Kasi usapin nyo naman yan. Mabuting kung iwalayan mo na, kung wala na talaga kayo, di ka usapin mo siya, mapag-usapin na maayos, di ba? Para ako po yaka mag-gusto kong sabihin sa kanya na, pero hindi ko po sa kanya masabi ng harapan. Oo po. Kaya po iniwanan ko na lang siya na walang paalam po. Kailangan mo pa rin magpaalam te, para okay, walang samaan ng loob, di ba? Pero gano'n, nakakalungkot, pero ano yun, desisyon mo yan eh. Okay na lang po mag-usap ate. No? Pero pag ano po, baka po makausap ko rin po pag may pagkakata. Ka na. Opo. Opo. Sa ngayon po kasi kuya, kung may ano ay, hindi pa po ako napakita at mainit pa. Pag medyo naglamig-lamig na po. Hindi, pag sakali pumunta ko doon kala Tatay Ramon, hindi ko sasabihin itong batang ko dito na wala pong gano'n kasi alam mo na, no? Mas mabuting kayo pa rin kasi sa inyo yan eh, diba? Ayaw ko naman makialam sa kung anong desisyon ninyo or what, pero supportahan na lang. Again, maraming salamat Ate Mary Ann, no? Sa pagpunlak dito sa interview natin at yun mga kalingap na naiintindihan nyo na po at nalaman nyo na yung totoo sa mga nagtatanong. Ito na po sa Ate Mary Ann, no? Yung isa po sa pamilyang dinala natin sa Pangasinan. So marami pong salamat mga kalingap sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagsuporta. Sakali ate, ano yung pwede naman maitulong sa inyo sa pagsimula mo, makuhayin mo yung anak mo. Kailan mo kukunin? Ang gusto ko po kaya kayo makuha yung bunso ko pong anak na. Kasi po, nabalitaan ko po kasi doon sabihan ayun dati, na, inaarap mo talagang anak. Hindi na po yung Kuya Kim. Ayaw po talagang ibigay nung ama kahit po daw anong mangyari. Pero okay naman po siya. Okay naman po. Hindi naman po pinapabayaan nung ano po mangyari doon sa isang bunso ng anak? Ang ano po, ang nababalitaan ko lang po na nagpagawa daw po yung biyanan ko ng kasulatan sa barangay. Ang inaano ko po, bakit ginawa nila yun nung umalis ako? Hindi mo lang po nila sa akin sinabi kung ano yung nangyari, kung ano yung pinag-usapan ano sa barangay. Ano sinasabi natin nung patungkol doon sa anak ko? Nagpagawa po silang kasulatan. Kaya di ko po alam kung ano usap nila sa barangay na tungkol doon sa anak ko, kung ano yung ano. Di ko po alam kung ibibigay pa nila sa akin yung anak ko o hindi na. Pero kukunin ko po yun sa kanila. Dahil wala naman po ang, kami naman po nung amo nun ang may usap na sabi ko ay pansamantala muna sa kanila. Pero yun nga po, nagpagawa sila ng kasulatan sa barangay. Di ko po alam kung anong usap nila doon. Kaya po, aalamin ko rin po sa barangay kung anong napag-usapan. So, good luck ate. No? Sana makuha mo yung anak mo. No? And yung isa, yung nakita Tatay Ramon. No? Message muna na po ate kasi namisa napunta ko ng gumahos. Kala Tatay Mario. Pwede doon, sunduin natin. Dapat ito, atig ko na lang kayo dito. Para hindi ka naman masahe doon. Salamat no? Message ko na lang ate. And yun, maraming salamat ate ha. So ayun, comment din po kayo mga kalingap no, sa mga kamis kay Ate Marian. Ito na po siya oh. Hello po. Kumayat lang na konti, si Ate Marian pa rin yan. Yeah, maraming pong salamat mga kalingap.